Habang ako ay nagbablog, ay nadaanan ko ang kakaibang sasakyan na ito at merong nakaupo sa likuran. Mukhang sila nga ata ang tinatawag na si Kalesang Paa. At sila ay aking nilapitan, ngunit ang laman ng aking paper bag ay kakaunti pa lamang. Kaya't sinabi ko, kung maaari, ako'y hintayin nila doon sa may 7-Eleven sa may boundaryhan ng Santa Rosa at ng Binyan dahil andito kami sa may Barangay Platero. Santa Rosa? Saan malapit na may barangay hall dito? Magkano alis na kayo dito? Hindi pa? Ha? Alis na kayo? Maliit pa kasi ito eh. Saan si Santa Rosa? Pwede doon tayo magkita mamaya doon sa banda sa dulo. Ha? Mga ano pa ako eh, magkawalag pa ako eh. Anong pangalan mo? Si Nanay. Ano yan? Magkano kayo? Mag-asawa kayo? Magka-live-in. May asawa ka dati. Oh, hindi, mag-asawa lang eh. Oh, bali, ano? Anong, ano? Ano yan? Hindi, ano itong sasakyan nyo? Tapos? Binubuhat mo lang. Ah, okay, ano? Parang kalesa, parang kalesa. Kayo ba yung na-mention kayo sa akin nung isang ano eh, nung may pinost ako? Tawag dito? Kayo ba yung kung tawagin ni si Kalesang Paa? Kayo? Oh, sige. Doon tayo magkita sa may 7-Eleven doon sa may Caltex. Pwede? Atay nyo ako doon? Ha? Huwag kayo alis doon ha? Siguro mga ano, pupuno ay pag dumami na, kakunti pa, hindi ko pa maibigay sa inyo ha? Wait lang ha? At nang makarating ako sa may boundaryhan ng Santa Rosa at ng Binyan, ay pinuntahan ko na sila sa may 7-Eleven upang ibigay sa kanila ang laman ng ating paper bag. Ngunit pagdating ko doon ay wala sila. Kaya't pinagtanong-tanong ko sila sa mga traffic enforcer. Ang sabi ay dumaan na daw sila. Kaya't sumakay ako ng jeep upang sila ay habulin. At bawat traffic enforcer na aming madadaanan ay aking tinatanong. Sir, nakita niyo si Kalesang Paa? Yung nakakalesa, nakita niyo? Sir, si yung kalesa, si Kalesang Paa, nakita niyo? Dumaan dito? Yung nakakalesa, yung si Kalesang Paa, yung may hila-hila, hindi dumaan dito? Ewan ko lang. Sige sir, salamat. At nakarating na nga ako hanggang plaza ng Santa Rosa ay hindi ko pa rin sila nakita. At pagdating ko naman sa plaza ng Santa Rosa ay pinagtanong-tanong ko sila sa mga tao doon. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan sila. Hanggang sa ako'y nalobat, kaya't ako'y umuwi na lamang upang makapag-charge. At kay Ate Ana Selberon ko ibinigay ang laman ng paper bag dahil si Ate Ana Sel ay nagda-dialysis dahil meron siyang sakit sa kidney. Kaya't abangan nyo ang kwento ni Ate Ana Selberon. At sana, Kalesang Paa, sa susunod nating pagkikita ay marami ng laman ang aking paper bag. At sana, sa pamamagitan ng video na ito, ay marami ang tumulong sa kanila. At mga idol, baka meron sa inyo ang may alam kung saan ang exact location ng kanilang tirahan. Kung maaari, ay paki-comment lang sa ating comment section. So paano mga idol? Hanggang dito na lang muli. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat!